Magandang araw sa inyong lahat. Nandito po tayo ngayon sa Bristol Motorcycle Cavite. At dito makikita mo ang mga kailangan mo: motor, helmet, riding jerseys. At halos kompleto na rin sila dito, mga boss. At meron din silang service dito. Anytime na magkaroon ng problema ang iyong motor, dalhin mo lang yan dito ay i-assist ka nila. So ito na nga po, mga boss, ang bida sa araw na ito, ang Bristol Bobber 650 with classic custom cruiser styling. Na ang Bobber 650 po ay talagang napaka premium ng disenyo, at ang displacement ng motor na ito ay talaga namang tamang tama sa panahon ngayon, ano? At makabaliliig talaga yung datingan nito. Sa halagang 398,000 pesos ay expressway legal na ang iyong motor. At kung ikaw ay nagbabalak talaga ng mga bobber styling na motor, no need na po magpa-customize ng inyong mga motor. Meron na pong ready, naka-design na po talaga yan, gawa ng Bristol. Ito po ang Bobber 650. Tara, tingnan natin ng mas malapitan at ano-ano ba ang meron sa motor na ito. Dito sa kanyang front fender, akala ko po plastic. So, solid ang kanyang front fender. At halos bulletproof ang motor na ito. Wala ka nang makikita ditong plastic, maliban na lang dito sa mga rubber nito. Pero plastic, parang wala po at ako makitang plastic halos. So very compact ang motor na ito. So ayan ang kanyang liquid cooling, ang kanyang radiator, at mapapansin natin sa ilalim ang kanyang dalawang tambucho. Ang motor na ito ay pinalakas ng 649cc engine, double overhead cam, parallel twin, 8 bulbs, at kayang mag-produce ng 52 kilowatt at 8,500 RPM. At ang kanyang max torque naman is 62 newton meter at 7,000 RPM, mga boss. At syempre, fuel injected na yan. At ang isa sa maganda rito is napakababa ng kanyang seat height, which is 740 millimeter lamang. So tamang-tama sa mga average Filipino height. Pagdating naman sa mga gulong nito, sa harapan is 120x80x16 tubeless, 150x80x15 sa likuran, syempre tubeless po yan, at naka spoke type po ito at derayos, mga boss. At dito naman, mapapansin mo, single seater, ano, wala siyang angkasan, pero pwede ka naman magpa-customize niyan kung talagang gustong-gusto mong may angkas. At sa wakas, nakakita po tayo ng plastic sa part na ito, ang kanyang reflectorized, ang signal light, pati ang kanyang pinaka tail light. LED na po 'yan, mga boss. So, very visible ang motor mo.
At dito mapapansin natin, nakadalawa po ang kanyang shock absorber sa likod, ano? Hindi po siya naka-monoshock. At dito mapapansin mo dun sa cambio. Sa cambio nito, mga boss, so hindi siya disukbet o dikawit. Maganda rin yan dahil nga hindi masyadong masisira o mahihirapan ang sapatos mo. Ang fuel tank capacity naman ito is 14.5 liters. At syempre, tamang-tama yan sa pangmalayo ang biyahe. Pagdating naman sa inyong mga buttons kung saan nakalocate ang inyong signal lights kung kakaliwa ka. So, nandito sa kaliwa ang buttons ng inyong signal lights. So, parang Harley Davidson pala ang setup nito. So, sa kanyang panel, makikita mo, magkahalong digital at analog. At may dagdag ko, meron din po pala yung charging port, no? Kung gusto mo mag-charge ng cellphone mo, meron din po yan. So, dito naman sa kanan, kung magsisignal light ka sa kanan, so, nandyan din po ang inyong buttons. So, yan, pwede mo rin patayin yung ilaw mo. So, solid yung mga halos nakalagay dito, no? So, sa top view, napakalaki ng tangke, mga boss. Malapad siya, no? At ang kanyang upuan, ayan. So, okay na okay. Napakaganda niya, no? Siguro, try nating sakyan naman, no? Para makita nyo kung ano yung pormahan natin. 5'5 in height. Sasakay sa napakagandang motor. Tara.